Umaga mga bata, ngayong araw tatalakayin natin ang tungkol sa mga bagay na maaaring magpagalaw sa mga bagay. Pagkatapos ng ating aralin, inaasahang natutukoy mo ang mga bagay na maaaring mapagalaw ng isang bagay. Pero bago tayo magsimula, magbaliktanaw muna tayo. Nuto, tukuyin ang posisyon ng bagay na ipinapakita sa larawan. Para sa unang bilang, ang batang babae ay nasa blandang mesa. Ang tamang sagot ay ilalim, magaling. Pangalawa, ang mga paru-paro ay nasa blank ng damo. Ang tamang sagot ay itaas. Pangatlo, ang batang lalaki ay nasa blank ng bola. Ang tamang sagot ay gitna. Pang-apat, ang lalaking bulag at babae ay blank ng hagdan. Ang tamang sagot ay pababa. At panghuli, ang palaka ay nasa blank ng baso. Ang tamang sagot ay loob. Mahusay mga bata. Ngayon, dumako na tayo sa ating talakayan. Si Ramon ay mahilig sa mga laruan, lalong-lalo na sa mga laruang kotse. Madalas niya itong pinaglalaruan sa kanilang bahay, ngunit may napansin siyang kakaiba dito. Hindi niya palaging napapalayo ang laruang kotse. Ano kaya ang dapat niyang gawin? Pagmasdan ang nasa larawan. Ano kaya ang mangyayari kapag itinulak ng mahina ni Ramon ang laruang kotse? Magaling! Ito ay gagalaw ng mabagal. Dahil sa mahinang puwersa lamang ang nilagay niya sa laruang kotse, malapit lamang ang mararating nito. Ano naman ang maaaring mangyari kapag itinulak niya ito ng malakas? Magaling! Ito ay gagalaw ng mabilis. Dahil sa malakas na pwersa ang nilagay niya sa laruang kotse, malayo ang narating nito. Ngayong araw, tatalakayin natin ang mga bagay na maaaring magpagalaw sa mga bagay at ano ang maaaring mangyari dito kung atin itong gagalawin. Pero bago tayo magsimula, basahin muna natin ang maikling kwento na pinamagatang Ang Picnic sa May Dagat ni May R. Ayaw. Linggo ng umaga, abalang naghahanda ng pagkain ang pamilya Ramos para sa kanilang picnic. Nanay, pwede ko po bang dalhin ang aking saranggola? Tanong ni Berto. Oo naman anak, maaari mong dalhin yan, sagot ng ina. Pwede bang dalhin ko ang aking bola, tatay? Tanong ni Ben. Siyempre, para makapaglaro tayo, sagot ng kanyang ama. Habang ang ina at si kakay ay naghahanda ng mga pagkain, mga kubyertos at mga damit na kailangan, ang bunsong anak na si Kokoy ay abala rin sa paghahanda ng envelope na may kagamitan sa sining. Ate, may gagawa mo ba ako ng bangkang papel? Pakiusap ng bunsong kapatid na si Kokoy. Sandali lang, Kokoy. Tinutulungan ko si nanay sa kusina. Sagot ni ate kakay. Nang ang lahat ay handa na, binuhat ni tatay at ng iba pang mga lalaki ang mabigat at malaking basket na puno ng mga pagkain. Oras na ng tanghalian nang marating nila ang White Beach Resort. Sina tatay at Ben ay naglaro ng bola. Kinuha ni Berto ang kanyang saranggola at pinalipad ito sa hangin. Tinulungan ni kakay na gumawa ng bangkang papel,
ruleta at eroplanong papel si Kokoy. Tingnan mo ate, gumagalaw ang bangkang papel. Palayo ito ng palayo. Nagulat si Kokoy sa kanyang natuklasan. Handa ng pagkain, tawag ni nanay. Nagtipon-tipon ang pamilya at masayang kumain ng kanilang tanghalian. Sagutan ang mga sumusunod na tanong sa inyong kwaderno. Para sa unang bilang, saan nagpunta ang pamilya Ramos? Pangalawa, ano ang nilaro ni Ben at ng kanyang ama? Ano ang nilaro ni Berto? Ano ang nilaro ni Kokoy at ng ate nitong si Kakay? Ikatlo, ano sa palagay mo ang nakapagpalipad sa saranggola? Ano ang natuklasan ni Kokoy sa bangkang papel? Pang-apat, sa palagay mo, maligaya ba sila kung hindi sila nagtutulungan at bakit? At panghuli, bakit mahalaga ang pagtutulungan sa mga miyembro ng ating pamilya? Ang mga bagay na walang buhay ay walang kakayahang gumalaw. Ito ay maaaring gumalaw o maiba ng posisyon sa pamamagitan ng tao, hangin, at tubig. Bumibilis naman ang paggalaw ng isang bagay sa pamamagitan ng paglalagay ng malakas na pwersa dito. Dahil din sa malakas na pwersa, malayo din ang naaabot ng bagay mula sa pinagmula nito. Ngunit, mabagal naman ang paggalaw ng isang bagay kapag mahinang pwersa ang nilagay mo dito. Dahil din sa mahinang pwersa, malapit lang din ang naaabot ng bagay mula sa pinagmula nito. Ang pwersa, lakas o force ay ang pagtulak, push at paghatak, pull sa isang bagay. Naiiba ang galaw ng isang bagay depende sa lakas na ipinapasok o binibigay mo dito. Ang paghatak o pull kapag ang bagay ay nilalapit mo sa iyo. Habang ang pagtulak o push naman ay kapag ang bagay ay inilalayo mo sa iyo. Kayo ba ay may katanungan? Kung wala, tumako na tayo sa ating pagsasanay. Para sa inyong unang gawain, tukuyin. Natin kung tama yung mga nasagot. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay push. Pangalawang bilang, ang tamang sagot ay pull. Pangatlong bilang, ang tamang sagot ay push. Pangaapat na bilang, ang tamang sagot ay push. Panglimang bilang, ang tamang sagot ay pull. Ngayon, para sa inyong pangalawang gawain, panuto, tukuyin ang mga bagay na maaaring magpagalaw sa bagay na nasa larawan.
sagot? Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay tao. Pangalawang bilang, ang tamang sagot ay hangin. Pangatlong bilang, ang tamang sagot ay hangin at tao. Pang-apat, ang tamang sagot ay hangin. At panghuling bilang, ang tamang sagot ay tao. Mahusay mga bata. Tandaan, ang force or puwersa ay bagay na maaari mong ilagay sa isang bagay upang ito ay gumalaw. Maaring ito sa paraan ng paghatak, pull, na nilalapit mo sa iyong sarili ang isang bagay, o pagtulak, push, na inilalayo mo sa iyong sarili ang isang bagay. Ang mga bagay ay maaaring mapagalaw ng tao, hangin, at tubig. Sana'y may natutunan kayo sa araw na ito. Hanggang sa muling pakikinig, paalam!